This is Ate Dol Channel. I'm going to make si look look. Nakahanap ako ng kangus. Kamutimuro. Ito oh. Red brown. Ang kulay pero yung laman yellow. See? Yellow. Kasi hindi ako makahanap yung isa. Kanina lang nagkaroon pero nabili ko na ito. Yellow. I try. Ilaga ko ito sa coconut. See this coconut? I-try kong i-gamitin dalawang box. I pull this one. Then, lagyan ko ng 3 slices ng luya. Ginger. Later, lagyan ko ng salt. Pangkape ito bukas ng mga kalingap partners. Lagyan ko din ng konting vanilla essence. Just maybe 2 teaspoon. I'll try if it works. See? This is skin. Reddish. The other one is darker. And white. Ang laman. Ito naman yellow. See, look. Ang galing, oh. Siguro maano ito. Yung very chewy. Never try. I try today. So, tomorrow, ipainit ko na lang. Para less work for me. Kasi, maghapat kami ng hapon. So, nagawa ko na yung pansit, bato. Ang dami nun. Isang malaking palayok. Nasa kabila na. Hello. Ate Dol Channel. Ay, wala akong pahinga. Lagi na sa kusina. And at the same time, nanonood ng kalingap videos and live videos ni Kuya Bal. Mamaya ko na panoorin yung iba. Gawin ko muna ito para makaris ako ng matagal. Ito, nilagyan ko ng konting water to boil. And I put this one, yellow. See, look. Ang kinis, oh. Parang balat ng inchik. Ang kinis. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Yung yellow, yellowish na kangus, kamutimuro sa Ilocano. I'm an Ilocana. Ate Dol Channel, Dolores Domondon. Maliit tong kusina namin. A butler's pad. Yung bahay ko nasa labas, nasa kabila. Malapit sa McDonald's. So look, look. Galing-galing, yellowish. Saka, ano siya? Medyo matigas na siguro pag maluto to yung chewy. I-try ko. Wala kasi akong fresh na coconut yung ginagad. So, I use this one. 2 box of coconut milk. Yung marami diyan sa groceries. I use this one. I boil. This is our tea time tomorrow. Dapat hindi na kami kakain ng tanghalian kasi magkakaroon kami ng shabu-shabu hot pot with the girls, the Kalingap girls, and my own group also. Pupunta sila, dati silang Suki. Anywhere I go, they go. It depends kung may lakad kami ni Busi, just the two of us. So, maybe I add a little of the water. There. Now, I mix the coconut together. Cook together. Uh-uh.
I'm sure bukas mag-enjoy yung mga girls. Sana makasayaw kami ng Kalingap dance. Anything? Dadalhin niya ito ni Jennifer Barday yung ang kanyang speaker. May speaker kami pero pang stereo lang yun, hindi pang yung saksak agad. Ay, pagod ako. Ang dami kong nilutong pansit bato. Kumain din kami yun ang dinner namin ni Mr. Ding para minsanan. Pero ang dami. Full, very full yung palayok na malaki. Very full. Dalawa ang gamitin ko para magata. Sarap sana kung may fresh coconut. Hindi ko alam kung saan may mabiling coconut. Kaso nga lang, hindi ko alam kung mayroong silang gagadan para fresh yung coconut. Pero I try this one. I-try ko ito, coconut. Silk cream, kasi nasa fridge siya. Kaya creamy. Creamy. Ngayon lang ako nagluto ng dalawang putahe. Kaya pagod ako. Nagbuhat pa ako ng mabigat. Kanina lumabas kami close to the market para makabili ako ng mga bibilihin ko. Kasi doon kami kumain ni Mr. Ling sa Thailand restaurant sa TikTok. Thai restaurant. Pero ang makain doon, fried rice saka noodle din. Soup noodle. But my noodle is better than their noodles. This one. Kahit ako'y pagod, less sleep. Kasi ang aga kong nagising. Eksakto naman na napapanood ko yung live ni Kuya Bal. Hi Kuya Bal! Pa-subscribe kay Kuya Bal, Ate Edna, Kalingap Rob, Ate Dol Chano, Dolores Dumondon, I'm here. Now I put the luya. Masarap din yung para hindi ka yung magsawa ba? Toto, lagyan ko ng tatlo lang. Yeah. Wow, see? So much. It's good for more than 10 people. Ewan ko kung ilan ang pupunta bukas. Kasi hindi ako nagbibilang. Kung sino ang gustong pumunta, they are welcome. Basta may tirahan na libre. Lagyan ko ng asin. Kunting asin lang. Kasi hindi maglaban sa pag nagkape ka. Ayan. Yeah. Siguro ito yung chewy silok. Ang ganda yung kulay o parang balat ng Chinese. Ang kinis-kinis oh. Yung kamuti niya. Silog, ang bango na. See? This is there. See, look, the coconut. You cook until dry, a little bit dry. Not too dry. Yung exacto lang. Yung parang magmamanti-manti ka. There. Dito kasi maraming coconut na nakabox na. Kaya no worry. Sa Pilipinas, sa amin, sa Agoo, hindi pa ako nakakita ng creamy coconut. Mas gusto ko yung creamy coconut. Kaysa yung magtiga ka pa ng yung fresh.
Saka marami ka na rin mabili na coconut water sa Filipino shops, anywhere, sa groceries. Pero mas mura sa Filipino yung mga Pilipino na mga tindera. Doon maraming coconut juice, coconut water. They're that. Very white, see? Very white yung coconut. Ito lang ang pwede kong ma-i-vlog sa ngayon. Kasi sa labas, pagkain din. At least ito, niluluto mong i-vlog. Ito, oh. I think masarap ito, oh. Yung chewy na kamuti moro or kangus sa dait. Yung dait, they called it kangus. Yeah. Mr. Ling, hindi mapakali. Sabi niya magpahinga na daw ako. Sabi ko ayokong maagang magising bukas. Just to cook this one. Papainit na lang bukas. Pati yung pansit dun sa kabila, nandun na. Ito oh, para bukas oh. Mag-hotpot kami, kanya-kanyang bili. Ako ang part ko, bili ako ng tofu. I slice this one into cubes. Iluto namin sa ano sa apo sa cooking, sa cooker. And then, bumili ako ng maraming beef slices. Dahil magluluto kami ng sukiyaki. De? Mayroon akong fish cake slice into thin. See? Kasi magluluto kami sa harapan habang kumakain si may sausage din. Pwede rin ilagay. And then, may natira ako sa pansit. Kasi yung pansit na ginamit ko yung dry, yung Thailand, yung dry na pansit, kaya ang hirap lutuin. Ito magbukas, ihalo ko doon sa binili ng mga babae, yung mga Chinese vermicelli, sila. Yung shiny, parang window glass, shiny noodle. Magluluto kami, siguro tiyak bukas, ang dami nilang dala, kanya-kanya kasing dala bukas. Pira yung mga guests namin na Kalinga Farmers. Pupunta lang at kumain. Wow! Ang daming pagkain bukas. I'm sure. Mag-start kami ng 5 o'clock para yung may curfew. After eating, they can go home. At yung si Marlene Cunanan at saka si Dance Variety Vlog, sila ang may iwan kasi wala silang curfew. Where's the thing? Hold on for a minute. Ito na. Sorry ha, kasi hindi ako makakapag-vlog. Kasi si Mr. Ling maingay. Tapos yung TV, ang lakas-lakas. Pag alam niyang nagsasalita ako, mamaya kakanta na siya. O kaya sumisingit talaga. Kaya cannot. Baka mamaya magsinga pa. Oh my gosh. Kaya hindi ako makapag-live. Hanggang dito lang ako. See, yung TV niya pinalitan ko lang. Kasi yung sakit sa tainga. Sa lakas. Maghapon yan. Imbis na matulog. Para makag-get on sa sakit niyang na-stroke noon.
ng Chinese New Year, first day ng Chinese New Year na stroke. Buti ka mo, natutulog ako sa dito sa bahay niya. Kung hindi, walang saklulo. Pati yung anak niyang kapitbahay, hindi man lang sumaklulo. Nung tumawag ako, hindi sila sumaklulo. Hindi man lang sila sumagot. Late umaga na sila tumawag. Pero imagine that, kung namatay yung tatay nila, siguro mas gusto pa nilang nangyari na ganun. Kasi ayaw nilang mag-alaga. Ako, oh my God, ako nang nasusunod kasi matigas ang ulo ni Mr. Ling talaga. Minsan, nabaliktad, muntik nang mabaliktad palikod. Buti itong kamay ko, walang hindi masyadong malakas ito kasi dito na opera yung cancer ko. Kaya hindi masyadong malakas itong mga kamay ko talaga. Ang bigat-bigat ng katawan nun. Pag once na hawakan ko, hindi ko masyadong mabuhat kasi mabigat. Hey! Mabuburn na yung kamote. Tanggus! Oh. Yummy, yummy! And try. I need sugar. Kailangan ng sugar pala. I forgot. Huwag lang asin. He need to add sugar para medyo matamis. Kasi yung gata lang matitikman mo, ang sarap yung gata. Malasa. I try. Maybe one. 2, 3. I try 3 spoons, small one. Wow. Sarap. I think medyo matagal lutuin ito kasi parang yung matigas ba na kangus, yung masyadong chewy. Isa pa. Hindi. Good. 4 spoon. Maybe 3 big spoon ito. Kung maliit. Isa. Tapos magkapi bukas. Oh my gosh. Kasi ano, yung dalawa hindi nagkakapi. Si Marlene at saka Dijang Variety Bugs hindi nagkakape. Kami mahilig sa kape. Ito oh. Matagal pang maluto kasi marami yung gata. Wow. Yes. Sarap. Kunti pang asin. Gusto ko medyo ano. Siguro mga 2 teaspoon soap. Maliit tong kusina namin pero maraming naluluto. Pag may bisita ako pupunta. Pero pag kami-kami lang parang hirap magluto kaya lagi kami sa labas. Lagi kami sa restaurant kumakain ni Mr. Ling. One lunch, pag dinner dito sa bahay. Okay na sa kanya yung soup noodle or cup noodles. Mag-fry ka lang ng 2 eggs. Enough for him. For me, doesn't matter anything. Hindi ako maarte. I can eat everything. Kaya no problem. Yeah. Sarap. Wala si Elizabeth Ortiz bukas. Pupunta raw ng airport. Susundo. Sana'y walang sakit yung darating na susunduin kasi yung isang friend namin nagkaroon siya ng COVID pag-uwi. Pagdating, yun, nakakulong ng ilang days sa bahay nila.
pwedeng, hindi na pwedeng mag-quarantine sa hotel. Pwede ka nang umuwi. Pero, check yourself for 7 days yata yon, and then 3 days na PCR test. Bago ka, pag negative yun, makakalabas ka na. Kaya, kaya mahirap umuwi talaga. Dito sa, lalo sa Hong Kong, mahigpit. China, Hong Kong, mahigpit sila. Pero yung mga pupunta dito, mga groupings, pero bawal ang individual na pupunta yung mag-tutor. Kailangan grouping sila. Kaya kanina marami silang Chinese dyan sa, ano, sa museum, sa police station museum sa Hollywood Road. Nandyan lahat yung mga old people na Chinese. May tour group sila. Kasi hindi pwede ang walang group. Hindi pwede ang individual. Kailangan by group na darating. Pero, subscribe Miss Ate Doll channel, Dolores the Mundan. Oh my gosh. My kitchen's very small. Ito yung mata ko talaga. Antok na pero gusto kong magluto, but most of my time nasa YouTube. Mas gusto ko yung mga charity vlogging na pinapanood pa, especially kay Kuya Bal, Kalinga Prab, Ate Edna. Once na napanood ko na lahat, then I can go to anyone. Ayoko yung live yung walang pinapanood kasi ayaw kwintuhan, maingay, ayaw nang tainga ko kasi I'm not 100% okay pa. So, mas gusto ko yung pinapanood yung kila Kalinga Rob, Kuya Ba, Ate Edna. Minsan, nakakalitan ko na sa Ate Edna kasi hindi na siya nagpa-vlog. Sa ano, most of the time, nasa farm na lang siya. Minsan, pag ano, sumisilip ako, ay palaging nagla-love. Comments. Pati si Kuya Bal, laging love, comments. Ito, wow! Parang matagal pang lutuin, oh. Matigas. Look. Kanina, ang tataba yung, ano, yung isa, yung puti ang laman. Yung mahaba. Ito naman, mahaba na very skinny, kaya slice. Pero ang kinis niya, ang gandang balatan. Binili ko nung isang araw ito kasi ayaw kong magsabay-sabay, hindi ko sila mabuhat. Pag nabili ako, hindi ko mabuhat lahat kasi may yung opera ko dito sa kabila, sa right side. Hindi masyadong, ayaw kong mabina, ma-stretch masyado. Pasensya na, hindi ko kayo napapanood lahat kasi pag nanonood ako, pampatulog ko lang yun. Hindi talaga yung lalo ano, natutulog na ako, nagpapatay ako mga around mag-3. Minsan 4 o'clock, pag hindi ko na kaya, before 3, pinapatay ko na. Kaya, minsan, paminsan-minsan, hindi ako nakakagising para manood ng live ni Kuya Bal. Kaya, minsan nakaraan, mag-alas 12 na, 12 past 12 yata, nagising na ako. Buti kami, si Mr. Ling ganun din siya. Pareho kami. Kung nakahiga siya, nakahiga pa rin ako. Kung nakahiga pa rin ako, ayaw niyang bumangon. Kailangan magsabay daw kami. Kaya bumabangon kami mga 1:32. Pag sinipag kami, kakain kami sa labas. Kaya hapon na kami kumakain sa labas ng lunch. Ay, breakfast lunch. Brunch na yun. Minsan, pag magising ako ng maaga, nagkakape ako niyan. Kumakain ako ng biscuit. Kaya bread with peanut butter and strawberry jam. Si Miss Ling, ayaw niyang kumain ng breakfast. Nakalimutan na niya.
gusto niya late lunch. After magising. Buti lang maliit yung sound ng TV or else ang lakas-lakas. Pinapagalitan ko minsan kasi masakit na yung tainga ko talaga. Hanggang maghapon ba yan? Pag walang mag-i-invite na kaibigan? Oh my gosh, the whole day. Ayaw niyang patayin yung TV talaga. Matagal pa. Yeah. Oh, medyo lumalapot na yung skin ng to. Medyo uy, sarap, parang masarap to. Ito yata yung kinakain ko nung bata pa kami. Kasi pag lumambot siya, masarap talaga. To, yung lamang yung malasa na kamuti to. Ayan oh. Ganda. Ang sure na pupunta bukas si Marlene Cunanan, Dance Javier Vlogs, Jennifer Bardi Mix Vlogs, kasi sabi niya magsasayaw daw. Noon gustong-gusto kong magsayaw ba nung pumunta sila lahat? Ayaw nilang magsayaw. Kaya parang nadismaya ako nung hindi sila nagsasayaw. Ako sumasayaw ako pero yung paa ko very tight kasi nag-blood clotting na yung paa ko dahil sa gamot. Yun ang side effect ng gamot na iniinom ko. Kaya nagsasuffer pa ako hanggang ngayon. Dapat 5 years pa yan. Kaya ang sinabi ko sa doktor, 2 years lang ang gusto kong kunin. Kaya ngayon patapos na yung 1 year. Tapos mayroon pang 1 year. Yung 3 years remaining, hindi ko na kukunin kasi kinansel ko na. Kasi lagi akong yung mas nag-suffer ako dito sa last yung hormone, pang hormone ba na treatment pag hindi raw nakuha ng chemotherapy at saka radiation yung cancer baka mayroon daw na naiwan pa sa under the bones or something kaya kailangan gamitin nila yung hormone treatment. Maliit na tabletas yun, maliit na yellow. Ang lakas pala nun. Yung paa ko, tapos naglalagas hanggang ngayon, naglalagas pa yung buhok ko, pero hindi kagaya noon na na-chemo ako. First day na na-inject ako, then kinabukasan, nag-start na. Nalagas na yung buhok ko. Pero hindi lahat. Pero yung talagang malaki na. Nung second day ko na na-injection, lahat, dahan-dahan na, nagtanggalan, pero hindi ako natakot noon, yung talagang tanggap ko. Kasi nanonood naman ako yung may mga cancer talaga. Yung sa pelikula ba? Nanonood kaya ako noon pa. Nanonood ako kung paano malagas yung mga buhok. Kasi lahat ng mga dito sa amo ko, sa employers ko, side by side, nakita ko sila na nag-suffer ng cancer. Kagaya din ng tatay ko, may cancer sa throat kasi palaging nagiinom yun noon nung kabataan namin. Tapos nahihiga sa semento. Tapos na nigarilyo. Kaya nagkaroon siya ng cancer the throat. Napunta sa baga. And then, nakita mo, hindi pa ako nag-for good noon kaya ako nagpagamot sa kanya hanggang sa namatay. Pero nagtagal din siya na nabuhay nung na-treatment siya. Nag-enjoy pa siya nung yung nalagyan ng butas sa throat. Nag-enjoy pa siya ng 2 to 3 years yata. Buhay na buhay siya nung. At least nag-enjoy pa siya. 60 years old yata nung namatay. Ito, ay, malapit na ito. Ano na? Ito oh, parang nag-ano na siya oh. Yan oh. Wow! Ito. Ito siya. Ito ang looks niya oh. Parang lumalambot na yung laman. Ito oh. Yes! Wow! Galing. I try.
try to cut. Oh, malambot na siya, pero hindi pa dry yung gata. Sanay. Wow! Yummy! Ang lambot na, oh! Sarap! Oh my God! Ito, oh, parang creamy yung ito, itong kamote. Parang creamy powder ang ano niya. Ito, oh. Sarap! Ang lambot niya, oh! Pero buo pa. Ito yung kamote na kinakain namin nung maliit pa kami. Ang sarap talaga ito, oh. Buti nakita ko itong binili ko. Sakang mura lang. Kaya halos kinuha ko lahat yung magaganda. Yan, oh. Yung parang ano siya, cream powdery siya. Ito, oh. Ang sarap. Tayong ko na kasi nag-ano na siya, oh. Nag-creamy na siya. Ito, oh. Natutunaw na yung laman. Sarap. Ang sarap pag malamig. Gusto ko yung malamig. Ito, oh. Ito channel, Valeris the Mondays! Before Sunday, busy ako. Pagpupunta sila, gusto ko sana magpahinga ngayon. Wala silang pupuntahan, ayaw nilang magtambay sa labas. My God. Doon sa bahay ko, hindi sila pwedeng magtambay na doon. Kasi mahigpit yung may-ari ng salon doon. Inari nila yung main gate, main door. Halos gusto nilang tumira sa kwarto ko, hindi ako papayag. Kasi gusto nila ay walang pumupunta doon na aariin niya yung pati kwarto ko. Gusto niyang ariin yung may-ari. Kaya nagsialisan yung mga trabahador niya din. Kasing ugali niya. Pilipina yon. Pero kala mo kung sino na umasta. Gusto ba niya bang pasukin yung kwarto ko? Titira yung mga yung bagong empleyado niya doon. Ano kasi yung swerte? No way. Wow. Very creamy talaga. Sarap. Di, ang sarap nito, oh. Mas masarap ito kaysa yung puti. Buti ka, nakita ko ito. Ito, oh. Yung parang powdery, creamy, yung meat ng kamote. Wow. Great. See, look.